Welcome back to our channel. This is Janelle Danio. For today's vlog, pag-uusapan natin kung paano nga ba i-unlock ang nalock ninyo na account sa SSS. Ang daming rason guys kung bakit nalock ang account ninyo sa SSS. Unang-una, kapag nakalimutan ninyo ang inyong password pag-login, then kung paulit-ulit kayong nagla-login, yun yung kaagad ilalock ni SSS ang inyong account. Pangalawa, kung mayroong hacker na nagtangkang buksan ang iyong account, yun yung kadalasan guys na ma-detect kaagad ni SSS, kaya ilalock niya ang account ninyo. Pangatlo guys is yung matagal mong binubuksan ang iyong account, kaya yun yung post doon guys na ilalock din ni SSS ang inyong account. Kaya guys, dapat kailangan lagi niyong buksan ang inyong account sa SSS para hindi ito ilalock ni SSS. So mayroon akong ginawang actual video guys kung paano natin i-unlock ang SSS account natin. Very simple naman guys, sundan nyo lang ito, ang video na ito, step by step, para mapapadali ang inyong pag-unlock at ma-reset ninyo ang password kaagad. Sundan nyo itong video na ito guys hanggang matapos. Tara guys, punta tayo sa ating video. Dito na tayo guys sa dashboard ni SSS. Any browser naman pwede dito. So ang nakalagay dito is your account is locked. Why? Bakit kaya nalock ang account ko? So maraming rason kasi guys kung bakit nalock ang account ko dito. Aalamin natin guys kung paano at bakit nalock ang account ko sa SSS. So ngayon, first time kasi ito nangyari sa akin guys. Kaya ko ginawa itong video na ito, ipinapakita ko sa inyo actual kung paano natin ito i-unlock ang account ko na nalock. So marami kasing rason guys kung bakit talaga na-unlock yung account ko sa SSS. So ngayon, ipapakita ko dito actual guys yung kung paano ko ito in-unlock at paano ko nireset ang password ko. So maraming attempt kasi ang nangyayari na ginawa ko. So nakalimutan ko kasi yung password, kaya inulit-ulit ko hanggang sa nilock ni SSS. Or either merong hacker na nagtangkang buksan ang account ko sa SSS. Last na reason guys is matagal ko talagang binuksan din ito yung account ko sa SSS. Kaya siguro ito yung tatlong pinagbabasihan ko kung ano talagang problema ng SSS ko, bakit nilock ang account ko. So ngayon, ang gagawin natin dito is i-reset natin yung yung password natin. So napakadali lang naman guys, kaya sundan nyo ito step by step dahil ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito i-reset yung password ko. So dito naman sa bandang ibaba, makikita natin is forget password. So ibig sabihin, i-click natin yung forget password. So ayan. So ngayon, dito sa box sa itaas guys, nakasulat yan, enter SSS number or CRN number kung yung MID card yung gagamitin nyo. So ngayon, isasulat nyo lang dyan. Siguraduhin natin guys yung tama talaga yung ilalagay natin na SSS number or CRN number. Tapos, dito naman sa bandang ibaba, makikita nyo, enter CAPTCHA code. So ngayon, kopyahin nyo lang yung code na yan at saka i-click nyo na yung submit. So nandito na tayo sa submit guys. Ngayon, i-click lang natin yung OK dito sa bandang ibaba. Click nyo lang yung OK. So ayan. Ngayon, mag-i-email si SSS. I-check nyo yung email nyo dahil mag-i-email si SSS sa inyo. So ayan. Punta ka sa Gmail. So ayan ang email ni SSS. Click nyo lang yan. So dito sa bandang left side guys, ito na yung igaguide na tayo dito ni SSS para i-reset yung password natin. So click na natin yon. So ngayon nandito na. So dito natin ilalagay yung yung bagong password natin. Enter new password. I-type nyo lang dyan. Kailangan maglagay kayo ng password guys, yung madalas nyong maalala ka agad or
isulat nyo sa notebook or papel para hindi nyo makalimutan. Yan, i-type nyo lang dyan. So, after nyo na-type, i-click nyo yung submit. Then, click yung OK. So, ngayon guys, nakalagay dito is error, no special characters. So, huwag nyo itong, kailangan guys, hindi tayo gagamit ng special character. So, ulitin natin. Ayan. Type natin ulit yung password natin. Kailangan hindi na tayo gagamit ng special character. Ayan, i-type nyo lang. Kailangan magkaparehas yan guys, dahil ito po, yan yung confirmation ni SSS. Then, submit natin. Click natin yung OK. So ngayon guys, sublay pa rin tayo. Error again. Length must be 8 to 20 characters. So ganyan kahigpit si SSS guys. Kaya kailangan ulit-ulitin nyo lang para magiging successful yung pag-register nyo ng panibagong password ninyo. So sundin lang natin guys yung hinihingi ni SSS. Type natin ulit. Gawa tayo ulit ng panibago. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin sa tapos na tayo nag-type, so re-enter lang natin. Then, click ulit natin yung ano guys, yung submit. So, i-check nyo lang guys, kailangan tama talaga parehas yung pagka-type ninyo guys. So, ngayon, click natin yung submit. Then, okay. Yan. So, ayan guys, tapos na tayong nag-reset guys sa ating password. Successful na yung ginagawa natin. So, ngayon, nabubuksan na natin yung lahat na, ano guys, kailangan nating, halimbawa, mag-loan balance tayo, makikita natin dyan, inquiry, tapos, ano, service. Yun, pwede na tayo dito mag-ano guys, make it sure din guys ha, take note pala dito sa bandang itaas, makikita nyo dito na mayroong expiration yung password natin. Kailangan i-reset natin every, ano guys, 3 months guys, mag-notify naman si SSS kung kailangan nyo nang i-reset ang inyong password. Dahil guys, ito siguro guys ang ginagawa ni SSS para iwas na rin sa hacker or para naman, ano guys, magiging safe yung account natin. Talagang maraming hacker na magtatangkang buksan ang ating account. Kaya siguro si SSS naghihigpit pagka once na mayroong multiple login sa ano natin, sa account natin. Ngayon guys, sana guys marami kayong natutunan sa tutorial ko na ito. At sana sundan nyo pa ang mga another video ko. Thank you for watching.